Bago natin simulan ang ating talakayan ngayong araw, inaanyayahan ko ang lahat na manahimik sa kani-kanilang tahanan upang manalangin. Almighty God, you are the source of life. We thank you for all the blessings you have given to us. Thank you for giving us another day to learn something new. Clear our mind and help us focus. Guide us and our teacher as we study and create new learning experiences. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Isang malayong umaga, mga mag-aaral. Ngayong araw na ito, alam ko na lahat kayo ay handang-handa na upang talakayin natin ang bagong topic natin ngayong araw na ito. Ngunit bago yan, gusto ko munang tanungin ang sekretarya ng ating klase, Ms. Cervantes, kung mayroon bang liban sa klase natin ngayong araw na ito? Mahusay! Walang liban sa klase natin ngayong araw na ito. Nawa ay pagpatuloy natin ang pagpasok para sa mga bagong kaalaman at para sa pangarap nating lahat. Siyempre, magbalik tanong muna tayo sa ating mga naging talakayan. Tungkol saan ba ang naging talakay natin itong nakaraan, Ms. Esther Estrada? Mahusay! Tungkol ito sa karapatang pantao. Ano? Bigyan naman natin si Mr. Estrada ng isang love, love, clap. 1, 2, 3, love, love, clap. Very good. Isang napakahusay talaga, no? Talaga naman, yung pag-usapan natin ay tungkol sa karapatang pantao ay kasunod nito, ano? Kadugtong nung karapatang pantao din itong pag-usapan natin o yung magiging talakay natin ngayong umaga. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, inaanyayahan ko si Miss Tandang para sa kanyang balitalak ngayong araw. Napakahusay. Tama si Maganday, no, yung naging balitalak ni Miss Sandang. Sabi niya, no, yung ito ay tungkol sa paglulunsad o yung pagpapatupad ng K o K-10, yung matatag curriculum, ano? Napakahusay, no, talagang nakikibahagi, ano, nakikibahagi si Miss Sandang sa mga usapin o issue sa ating lipunan. Dapat tayo din, no, kayo din, lahat dapat tayo ay magkaroon, ano, ng pakialam, no? Dapat tayo ay may alam at pakialam sa nangyayari sa ating lipunan. Bigyan naman natin si Miss Tandang ng isang good job clap. Paano yung good job clap? G-O-O-D-J-O-B. Good job. Good job. Isa pa. G-O-O-D-J-O-B. Good job. Good job. Napakahusay, Miss Tandang. Para naman sa ating paunang gawain, hinaanyahan ko na ang lahat ay makipag-participate, ano? Sa ating game na Fix Me Please. Ayan. So, meron akong hinandang jumbled letters na aayusin ninyo. Ilalagay nyo ang inyong sagot sa comment section natin dito sa ating Zoom link, ano? So, ilagay ang tamang sagot at tignan natin kung ano magiging connection nitong mga ipapakita kong mga salita, ano? O yung mga pangalan. Kung anong connection nila sa magiging talakay natin ngayong araw. Una, ano kaya ang ibig sabihin? O sino kaya? O ano kaya ito? Sabi ni Miss Pera, Malalayu Safai. Mahusay! Si Malalayu Safai. Magaling. Ano kaya ang connection niya, ano, sa talakay natin ngayong araw? Pangalawa, mukhang nakukuha nyo ng lahat. Ano, tama ang inyong sagot? Ito ay foot binding. Pangatlo? Ito ay? Tama, Magna Carta for Women. Ano kayang connection nito, ano, sa ating magiging talakayan ngayong araw? Mukhang lahat kayo ay nasasabik na sa magiging talakay natin ngayong araw. Ano kaya ang posibleng topic natin? Sabi ni Miss Paragas, ito ay karahasan sa kababaihan. Ngunit paano, bago natin yan talakayin, manood, makinig at mamulat muna tayong lahat. Sa aking inihandang video presentation, no, na isang spoken word poetry ni Beverly Kumla.
tayo ay nagmula sa wala, tila isang manika. Binihisan ng damit na magara, pinatungan ng buhok na mahaba, ginuhitan ng mga kolorete sa mukha. Ginawa tayong manika na para bang sila ang nagbibigay sa atin ng halaga. Tinuring tayong laruan kung saan kontrolado ang ating katauhan. Ganito tayo, iginuhit ng lipunan, mga kababaihan, na para bang kaakibat ng ating pangalan ang pagiging mahina ng katawan. Di mo kayang lumaban. Di mo kayang gawin yan. Ganito tayo, iginuhit ng lipunan, mga kababaihan, na para bang ang sariling estilo ay kailangan pang sa kayunan ng karamihan. Ang babae, hindi ganyan ang pormahan. Ganyan ba talaga itsura mo? Di ka maliligawan yan. Ganito tayo, iginuhit ng lipunan, mga kababaihan, na para bang ang bawat paggalaw ay kailangan limitahan. Ang iksi masyado ng buhok mo, pahabain mo nga yan. Mga lalaki lang kaya ang nagkukupit ng ganyan. Ganito tayo, iginuhit ng lipunan, mga kababaihan, na para bang ang kagandahan ay kanilang tinitiktahan. Para kang di babae, pag-ayos ka naman, tanggalin mo ang mga di kailangan ng buhok sa katawan. Ganito tayo, iginuhit ng lipunan, mga kababaihan, mahina tayo kung kanila'y tignan. Hindi raw natin kayang makipagsabayan. Laging naiiwan, laging naiisahan, laging tinutulungan, at kung mapahamak man ay tayo ang may kasalanan. Di raw nag-iingat sa tinatahak na daanan, sinunggaban, hinubaran, pinagsamantalahan, at ang sinasabing dahilan, ang mapang-akit naming kasuotan. Hindi namin to kasalanan kung masyado kayo nagpadala sa libugan. Binihisan nyo kami na parang manikang laruan at itatapon nyo lang kami pagkatapos nung ubaran. Hindi kami ganito, mga kababayan. Kami ay mga babaeng kayang lumaban. Wasakin na natin ang binuo ng lipunan. Di namin kailangan ng kolorete sa mukha. Di lagi buhok namin ay mahaba. May sarili kaming damit na pamorma. Hindi kami isang manika na kayo dapat ang magdikta. Kami ay hindi nagmula sa wala. May buhay kami at alam namin ang aming halaga. So guys, maraming salamat. Napakaganda, ano, napakaganda nung mensahe ng spoken word poetry ni Beverly Cumbla. Ayan, grabe yung reaction, ano, tama. Tungkol sa mga karahasan, diskriminasyon na nararanasan, ano, ng mga kababaihan. Sa kasalukuyan, o kahit man noon, ano, tama, sabi nga ni Beverly Cumbla, parang iginuhit na, ano, ginuguhit sa atin yung dapat tayo bilang babae, o kung sino ba dapat tayo bilang isang babae. Sabi nga ni Beverly Cumbla, parang hindi tayo, wala tayong karapatan, ano, na magsuot ng kung anong gugustuhin o babagay sa ating personalidad, sa ating buhok, sa kolorete sa mukha, ano, marami silang nasasabi. Marami nasasabi ang lipunan dahil meron silang itinataas na standard na dapat daw yun ang sundin natin bilang isang babae. Meron ding dong linya si Beverly Cumbla, ano, nasabi niya na parang yung lipunan, ano, pag ang babae ay naging nagawan, ano, ng parang hindi kaay-ayang gawin sa isang babae. Kasalanan ng babae, ano. So, parang nasisisi, ano, nagkakaroon ng victim blaming ang mga kababaihan. Base lamang, ano, sa kung paano tignan ng society ang mga babae. So, dahil dyan, tama si Miss Paragas, ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa karahasan at diskriminasyon sa kababaihan. Merong iba't ibang klase ng karahasan na nararanasan ang mga babae. Merong physical, sexual, emotional, at psychological. Yung tungkol naman sa physical na pang-abuso o karahasan na nararanasan ng mga kababaihan, ito yung pambubugbog, pananakit, pamimilit, ano, na nagkokos ng matatinding pasa o matatinding sugat sa physical. Yung sexual naman, ito naman yung pamimilit, walang consent, ano, pamimilit sa isang babae na makisiping, ano, o hawakan sa ibang parte ng katawan na walang permiso, ano. Kahit ikaw pa ay asawa, tsowa, ano, o malalapit na kaibigan ng isang tao, ng isang babae, kahit sino, mapalalaki, mapababae, lalo na ang babae, kung wala kang permiso, ano, wala kang permiso ng taong hahawakan mo sa iba't ibang parte ng katawan, mapakamay man yan,
ay isa itong kabastusan o isang karahasan, ano? Ito yung tinatawag natin na sexual. Ginagamitan ng iba't ibang klase ng malalaswa o bastos na pamamaraan ng paghawak, ano? Sumunod is yung emosyonal. Yung emosyonal naman na karahasan ng mga kababaihan, ito naman is yung kanina, yung kay Beverly Kumla, ano? Yung parang dinidiktahan na ang mga babae sa kung anong dapat nilang at hindi yun nila maramdaman. Kunyari, dapat ganito ka lang. Meron pa yung parang sa emotional, ito din yung masyado daw tayong maramdamin, ano, sensitive, ano? Ito yung karahasan na naranasan natin. Yung tungkol naman sa psychological, ito yung mga trauma, ano, yung mga past event sa buhay ng isang babae na naranasan niya, na nagkakos ng depression, ano, anxiety, panic attack, ano, mental disorder. Ito yung tungkol sa psychological. Dahil, syempre, yung kung ikaw ay nagkaroon ng sexual na pang-abuso o physical na pang-abuso, emotional na pang-abuso, tatatak yun, ano, sa iyong utak. So, ang utak mo, psychological, naapektuhan siya. So, yung trauma, grabe yung bigat, ano, nararamdaman. Sa discrimination naman, ng kababaihan, nakakaranas naman ang mga babae ng discrimination, lalo na sa trabaho. Ano, no? So, mapapansin natin, lalo na kung ang trabaho ay maraming kalalakihan na doon mismo nagtatrabaho, kapag may babae na pumasok sa ganung klase ng trabaho, nadi-discriminate. Ano, na parang, dapat hindi ka dito, hindi to pang babaeng gawain, hindi mo to dapat gawin, dapat sa bahay ka lang, dapat nag-aalaga ka lang, ano. Nadi-discriminate, ano, meron pa ring stigma hanggang ngayon, yung kakayahan ng isang babae, ngunit dapat hindi na. Kung ano yung kakayahan ng isang babae, o ng kakayahan ng isang lalaki, ay kaya din gawin ng isang babae. Ano, wag nating limitahan sa kung ano yung kaya nilang gawin. Ano? So, ngayon, may mga babaeng hindi mahuhusay sa gawaing bahay, ngunit mahusay sa aspeto ng pagpera. Ano? May mga babaeng mahuhusay sa pananahe, ano? Sa mga pangkikay, sa mga panggirly, sa panga, pang-feminine. Pero may mga babae din na masculine type yung personality nila. At wala dapat discrimination sa kung ano ka. Feminine ka bang klase ng babae o masculine, ano? Dapat wala yung discrimination. Dahil, ayun ang klase ng personalidad na dapat tanggapin natin, ano? Yung kanina, so ating Fix Me Please na game, meron doon na unang picture, meron una tayong picture na lumabas na si Malala Yousafzai. Si Malala Yousafzai ay isang Pakistani na aktivistang kilala sa kanyang kampanya para sa edukasyon ng mga batang babae. No? Si Malala Yousafzai po ay siya ay naging aktivista. Ano yung aktivista, ma'am? So, yung aktivista po ay mga taong nakikipaglaban, no? Pinobosesan, ano, nakikisapalaran, tumitindig para sa nakararami, para ipaglaban ang karapatan ng mga nakakarami. So, si Malala Yousafzai, ang naging advokasya niya o naging rason kung bakit siya naging aktivista ay para magkaroon ng karapatan ng mga batang babae, ano, na makapag-aral. So, dahil dito, noong 2012, ay binaril siya sa Taliban dahil sa kanyang advokasya. Siyempre, no, sabi ko nga kanina, yung diskriminasyon sa mga kababaihan, kahit noon naman sa Pilipinas, walang karapatan ng mga kababaihan na makapag-aral. Ano? So, ito din yung pinaglalaban ni Malala Yousafzai. Noong 2014 naman, nakatanggap ng Nobel Peace Prize Award dahil si Malala Yousafzai, syempre sa advokasya niya, no, na makapag-aral. Iba yung tapang niya na tumindig at maging boses ng nakararami, lalo na mga kababaihan na makapag-aral. Dahil dito, nakatanggap siya ng award. Ano? Siya ang pinakabatang nakatanggap nitong award na ito. So, yung pangalawa nating picture sa Fix Me Please is yung Golden Lotus, or yung sabi dun kanina is foot binding. Ano? Tumutukoy ito sa tradisyon ng foot binding sa China, isang makasaysayang kagawian kung saan ang mga paa ng mga batang babae ay sinasadyang gawing maliit, simbolo ng kagandahan at status. Ano? Literal naman na maliit, ano, ang paa ni ma, pero sa China, kailangan mas maliit. Ano? Kunyari, ito ang daliri ng iyong mga paa, binabind or binabaluktot ang paa mo. Dahil ang simbolismo daw nito ay kagandahan at status. Yung status dito ay parang kilala ka, marangya, ano, mayaman. Ngunit ito ay isang halimbawa, no, ng karahasan. Dahil
wala namang karapatan ng mga babae noon sa China na magsabi ng no. Ano? Magsabi ng hindi to dapat, ayoko nito. Wala silang karapatan sapagkat sila ay babae. Ano? At saka, at ito ay traditional nilang ginagawa. So, ito ay isa sa karahasan na nangyari noon sa China, yung Golden Lotus or yung foot binding na tinatawag. So, meron din, no, na meron mga matatanda, no, na nakaranas itong foot binding na ito na dahil yung komplikasyon sa paa, ano, dahil sobrang baluktot, bata ka pa lang nakabaluktot, nahirapan kang maglakad, nahirapan kang tumayo. So, yung ilan sa mga nakaranas nito na nakakatanda na ay naka-wheelchair. Ano? So, hirap silang makalakad dahil sa komplikasyon dun sa karahasan na naranasan nila sa Golden Lotus or foot binding. So, yung breast ironing or flattening, ayun pa lang, dun pa lang sa ironing, ano, parang masakit na. Isang nakakapinsalang traditional na kasanayan sa ilang bahagi ng Africa kung saan pinaplat ang dibdib ng mga batang babae gamit ang mainit na bagay upang maiwasan ang pag-usbong ng kanilang mga suso or dibdib or breast. Ginagawa ito upang protektahan sila mula sa sexual na karahasan at maagang pagbubuntis. Ano, sa kung sa China, ang foot binding or golden lotus ay simbolismo ng kagandahan at status. Yung breast ironing naman sa Africa, ito ay sumisimbolo naman ng para protection daw. Ano, protection daw sa mga batang babae sa sexual na kaharasan at maagang pagbubuntis. Ngunit kung titignan nyo, ano, bata ka pa lamang pina-flat iron, ano, isang mainit na bagay na nilalagay sa isang sa dibdib mo para i-flatten. Sobrang sakit nun. Isa tong halimbawa ng matinding karahasan na dinadanas ng mga kababaihan sa Africa. Katulad ng sinabi ko sa foot binding, wala silang karapatan mag-no. Wala silang karapatan magsabi ng ayoko. Sapagkat ito ay kaugalian at tradisyon na nila. Na hindi ko alam kung nangyayari pa rin ngayon. Ano, walang mahanap si ma'am na siguro sa iba't ibang sa iba pang panig ng Africa meron. Kasi sa Africa din meron yung ring neck. Ano? So, yung ring neck naman ay mas mahabang leeg. So, parang alam nyo yung ano, earrings, ganan, na malalaki nakalagay sa leeg. Tapos parang ilang taon, parang 12 years mo siyang tatanggalin, parang ganun. Pag tinanggal mo at ikaw yung may pinakamahabang leeg, ikaw yung pinakamaganda. So, tignan nyo naman yung binigay ng lipunan sa mga kababaihan na standard ng kagandahan, hindi ba? So, dati pa lang pala, ano, sa mga tribo-tribo, meron ng ganitong standard, hindi lang sa modernong generation natin ngayon. Merong standard ng kagandahan. Sa kanila din ay meron. Violence against women and Gabriela. So, yung violence against women and children, alam kong alam nyo na yun, ano? So, natakil na natin yun sa karapatang pantao. So, yung Violence Against Women and Children Act, so, isa naman, ito naman yung mga nagpoprotekta, ano, sa mga kababaihan na nakakaranas ng pang-abuso. Ano? So, ito din, so, yung sa VAWC, ito yun, sa Violence Against Women and Children, madalas na lumalapit dito o yung nakakatanggap na itong batas na to is yung mga nag-aasawa. Ano? Sila kasi yung madalas na sa pilitang nakikipagsiping, ano, yung sa sexual abuses, yung nakakaranas ng physical abuses, emotional and psychological abuses. So, yung Gabriela naman, isang samahang pangkababaihan sa Pilipinas na lumalaban sa iba't ibang uri ng karahasan. Kilala ito sa kanilang advokasya, suporta para sa mga biktima ng pang-abuso at diskriminasyon. So, yung Gabriela, isa din siyang magandang grupo, ano? Feminism. Yan, femininity. So, sila naman yung naglulungsad dito sa ating bansang Pilipinas na parang kailangan protektahan, gabayan, bigyan ng importansya at pagpapahalaga ang mga kababaihan. So, kung may mga kababaihan na nahihirapan lumapit agad sa mga authority, higher authority, pwedeng magsangguni ano sa Gabriela. So, may mga issue din ano sa Facebook, yung mga kumakalat ng mga Facebook posts, abuses na napopost sa Facebook. So, yung Gabriela, madalas nagte-take action sila doon, ano? So, maganda dahil dito pa lang meron na tayong bridge para matuldukan yung ilang mga pang-aabusong nararanasan ng mga kababaihan ngayon.
So, yung Magna Carta for Women, isa din siya matibay na batas, ano? Isang batas sa Pilipinas na naglalayong isulong at protektahan ng mga karapatan ng kababaihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pantay na oportunidad at pag-alis ng o diskriminasyon. Ito yung Republic Act number 9710 ay naipasa ito noong 2009. So, itong Magna Carta for Women naman, ito ay limitado lang na para sa mga kababaihan. No, ito naman, katulad nung sa Gabriela at Violence Against Women, yung Magna Carta is pangkahalatan. Ano? So, para matigil na yung diskriminasyon, hindi lang sa boyfriend, sa asawa, sa loob ng tahanan, kundi maging sa labas. No, sa work, sa school. So, ito yung main purpose kung bakit na yung Magna Carta for Women. And maganda siya kasi alam natin sa atin, lalo na yung mga kababaihan, no, na meron silang makakapitan na batas. Mahalaga kasi na may batas na nagpoprotekta para sa atin. No? Kasi ito ay nagsisimbolize mo na hindi nila tayo pwedeng agad-agad saktan o masasaktan o maaabuso ng kahit sino dahil mayroong butas na nagpoprotekta sa atin laban sa mga ganitong karahasan at diskriminasyon. Ngayon, pagkatapos ng ating talakayan, nawa ay marami kayo natutunan, dumaan naman tayo sa ating pangkatanggawain na tinatawag kong debate. Ayan, debate. So, ang panuto ko dito, hahatiin ko ang klase sa dalawang pangkat. Ano? So, ang pangkat ay sang-ayon at ang pangalawang pangkat ay hindi sang-ayon. So, eto naman ang tanong. Patas ba ang pagkakaroon ng batas sa Pilipinas tulad ng Magna Carta for Women na nagpoprotekta lamang sa mga kababaihan? Ang pangkat isa, sasabihin na sang-ayon, oo, pero bakit? Samantalang ang pangalawang pangkat, hindi sang-ayon, hindi, at magbigay ng dahilan, bakit? Simulan na natin. Ang ating debate. Napakahusay. Napakahusay. Bigyan niyo naman ang inyong mga sarili ng good job clap. 1, 2, 3. G-O-O-D-J-O-B. Good job. Good job. G-O-O-D-J-O-B. Good job. Good job. Napakahusay. Napakahusay ng bawat pangkat. Ano? Sa unang pangkat, sumang-ayon sila, patas daw ano, na magkaroon ng Magna Carta for Women dahil ito daw ay, syempre, dati daw, ano, hindi daw nabigyan ang mga kababaihan ng karapatan na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Tama naman yun. Sa pangalawang pangkat, maganda din ano yung naging argumento nila. Sabi nila, hindi pata sapagkat kung may Magna Carta for Women, dapat meron ding daw Magna Carta for Men. Dahil sabi nila, ano, meron daw mga insidente na yung mga lalaki naman daw ang nakakaranas ng pang-abuso sa mga kababaihan. Dahil syempre daw, mayroong protection ang kababaihan. So, paniniwalaan ang kababaihan. So, ang ano ko naman doon, ano class, parehas na yung punto. Ano? So, sa bilang panig, nabigyan nila ng importansya yung mga kababaihan. At sa pangalawang panig naman, nabigyan nila ng importansya yung babae at lalaki. Na tama. Ano? So, mahusay, isang napakahusay na debate ang nangyari ngayong araw na ito. At bilang gawain, individual na gawain, gagawa kayo ng isang malikhain at malayang tula. Panuto, sumulat ng isang malikhain at malayang tula na nagpapakita kung bakit kailangan pahalagahan ng karapatan ng mga kababaihan. Ang kriteriya ko sa pagmamarka, originalidad, 15%, mensahe, 15%, kalinisan at daloy, 10%. Pagkamalikhain, 10% sa kabuuan ay 50%. Ayan, ipapasa ito sa ating group chat sa Messenger dahil nais ko na makita ito. No, pagtapos ng ating klase ay picturean ang inyong malikhaing tula, ano, at ilagay ito sa ating Messenger. Group Messenger. Okay? So, isulat ito sa yellow paper at sa ating face-to-face, kung meron tayong pagkakataon, ay bibigkasin nyo ang inyong malaya at malikhaing tulang ginawa ngayong araw.
Para naman sa ating takdang aralin, magsulat sa isang malinis na papel, yellow paper ulit, at sagutan ang mga sumusunod upang makumpleto ang pangungusap. Nauunawaan ko na, nababatid ko na, base ito no, sa mga inyong natutunan ngayong araw na ito tungkol sa karahasan at diskriminasyon sa mga kababaihan. Nawa ay marami kayong natutunang kaalaman at patuloy nating pagtibayin ano, yung karapatan ng mga kababaihan dahil sila, tulad ng ating mga ina, ang reyna ng ating buhay, ang reyna at ang dahilan kung bakit narito kayo, narito tayo. So, pahalagahan natin ang mga kababaihan, bigyang importansya, galangin, at huwag hayaan na makaranas ng mga pang-aabuso. Hanggang sa susunod nating talakayan, paalam. Ako nga pala uli ang inyong guro sa Araling Panlipunan, Miss Jane Antoinette Lilio. Hanggang sa susunod nating talakayan, mag-ingat kayo.